Good morning everyone! Isang magandang morning sa lahat! So ito na guys, magpapa-araw lang ako ng halaman ko kasi kailangan nito talaga yung ano, yung maraming araw. No? So naghahanap siya ng maraming liwanag. So kailangan talaga everyday pa-araw mo siya. Actually gusto nito direct sunlight, kaya lang hindi na maaraw dito sa amin. Kaya ting umaga, papaarawan ko siya, tapos bubuksan ko yung gate, pati yung pinto, para babantayan ni Oli, kasi nga mamaya, pitasin ng mga bata yung bulaklak, sayang naman. So, alam nyo ba guys, hindi ko talaga alam po ano yung pangalan nito. So, syempre, nagpunta na naman ako dito sa Google, no? So, ang ginawa ko guys, share ko sa inyo to yung para sa mga hindi pa nakakalam, no? So, yun na nga, ginugle lens ko guys yung ano, yung picture, kasi pinicture ako yung ano yung halaman para malaman ko kung ano yung pangalan niya. So ang lumabas is giant calotropi or giant calotrope, o kaya gigante calotropis. So bahala na kayo mag-adjust kung mali man o tama yung pronunciation ko, no? So yan, sa inyo yung tip ko guys, kung may gusto kayong search ng mga halaman at hindi nyo alam kung ano yung pangalan, i-Google lens nyo lang yan. Kaya kayong sagutin ni Google dyan. So, alam nyo ba guys, nakita ko tong halaman na to nung naglalakad lang ako sa kalsada. So, natuwa ako. Tsaka na naging interesado ako dun sa itsura niya kasi kakaiba nga. Tapos, yun nga, kinuwento ko dun sa neighbor ko. Then, nagkataon, meron pala siya nito. So, binigyan ako ni Ate Rose. So, dinalahan niya ako. So, binigyan niya sa akin 4 na tangkay. Kaya lang, namatay yung 3. So, naobserbahan ko, kailangan nito direct sunlight. So, mabubuhay siya sa mainit, no? So, ayaw niya ng malilim. Kaya yung 3 piraso na yun na ibigay sa akin na bulok, no? Kasi, dati kasi nasa lilim lang to. So, yun na, kailangan pala direct to sunlight siya pag tinanim mo, tsaka huwag mong laging didiligan para hindi mabulok yung pinakatangkay. So yun na guys, kaya pwede mo siyang paramihin by cutting. So yung nakita ko dati nito, siguro mga nasa 4 feet yung taas niya, tumatangkad siya guys. So matangkad, then straight lang yung pinaka katawan niya, no? So maganda siya. So pwedeng cutting kung gusto mo magparami nito by cutting. So ang plano ko nga nito, syempre pararamihin ko, then share ko din sa mga may gustong humingi. So eto na, bumuka na yung bulaklak, no? Hindi ko lang na time lapse na nakaraan. So plano ko sana ita time lapse ko, kaya lang nakalimutan ko paglabas ko, nakabuka na yung bulaklak. So ganyan kaganda yung bulaklak. Basta sa sarili ko nagagandahan talaga ako doon sa itsura guys ng bulaklak. So eto na, syempre maaraw, so papaarawan ko pa rin siya, no? So yung bulaklak niya kasi matigas guys, so hindi basta-basta nalalantay yung bulaklak niya, kaya gusto ko siya. So guys, nakita ko rin sa mga videos nito na namumunga rin to, no? So aantayin ko na lang na mamunga tong aking giant calotrop. So that's it guys, I hope medyo natuwa naman kayo sa aking video for today. At syempre, panibagong itsura ng halaman yung shinare ko sa inyo. So that's it, thank you for watching and God bless everyone!